exit life. Here are the words of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint John. Glory to you, O Lord. Since the Passover of the Jews was near, Jesus went up to Jerusalem. He found in the temple area those who sold oxen, sheep, and doves, as well as the money changers seated there. He made a whip out of cords and drove them all out of the temple area with the sheep and oxen, and spilled the coins of the money changers and overturned their tables. And to those who sold doves, he said, "Take this out of here and stop making my Father's house a marketplace." His disciples recalled the words of Scripture, "Zeal for your house will consume me." At this, the Jews answered and said to him, "What sign can you show us for doing this?" Jesus answered and said to them, "Destroy this temple, and in 3 days I will raise it up." The Jews said, "This temple has been under construction for 46 years, and you will raise it up in 3 days?" But he was speaking about the temple of his body. Therefore, when he was raised from the dead, his disciples remembered that he had said this, and they came to believe the scripture and the word Jesus had spoken. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, my dear brothers and sisters. Today, we celebrate the Feast of the Dedication of the Basilica of St. John Lateran. A little background about this church. This was a donation from the Laterani family. Kaya naipangalan din sa kanila, which becomes the head and mother church of all churches in the world. The mother church of all the churches. For it is a cathedral church of the Diocese of Rome. Yan. So this is the reason why we are celebrating the dedication of this basilica. Kasi ito ay mother church of all. But more than being the mother church of all, like any other churches, it is a symbol and it is a reminder. Two things about our celebration for today. It is a reminder and it is a symbol. A symbol because it is a symbol of the house of God. The structure itself gives a shelter for our liturgical celebration. Isa itong tahanan ng Diyos kasi ito yung lugar kung saan tayo nananalangin, nagdadasal. Therefore,
respect must be given. If this is a house of God, respect must be given. And this is the reason why Jesus got angry in our gospel. That's why he said, "Stop making my Father's house a marketplace." Ginagawa kasing palengke ng mga tao noon yung templo, a place where they could transact their businesses. If this is a house of God, there should be no other transaction but a communication with God. Wala tayong dapat na gawing transaksyong iba pa, kundi ang transaksyon lang natin sa Diyos. It is a house of God. Therefore, we should respect it. Kailan pa natin nagagawang palengke ang isang simbahan? Bukod sa pagtitindahan, nagiging palengke ito kung ito yung lugar kung saan ang mga tao nag-aaway. Diba? Nag-aaway. Isang magandang paalala rin ito sa ating mga taong simbahan. Mga naglilingkod, mga nag-aaway. Diba? Sa palengke, yan. Mga nag-aaway, ganyan, diba? Huwag nating gawin itong parang palengke. This should not be a place na kung saan nagkakagulo ang tao, nag-aaway-aaway ang mga tao, but a place where we should communicate, makikipag-usap, makikipag-relate, mayroong kaayusan. Because, after all, the church is a symbol of the house of God. Second, the church is a reminder for us that it is not only a structure, but a human. Not only a structure, but a human. It is formed not only by solid rock foundation. Hindi lang ito binubuo ng bato bilang pundasyon, but a solid faith as the foundation. Matatag na pananampalataya bilang pundasyon. Dahil kung hindi sa pananampalataya ng tao, walang simbahang mabubuo. And this is what Jesus would try to mean. Akala ng mga Hudyo, ang tinutukoy ni Jesus na simbahan ay yung simbahan na bato, the structure. Pero para kay Jesus, it is not. It is human. Ito'y may ulo, may katawan, at may puso. Ito yung paalala sa atin ng ating mga pagdiriwang ngayon. Una, ito'y simbolo. Simbolo ng tahanan ng Diyos, kaya dapat nirerespeto. Inaalagaan, hindi sinisira. Iniingatan. Ingatan natin ito. Same thing, it is a reminder for us that it is not only a structure but made out of the faith of human. Kaya dapat may respeto din. Parang isang tao na nakatira o tumutuloy sa isang tahanang hindi kanya. Diba? We give respect. Pag dumalo ka sa bahay na hindi sa iyo, tinatanggal mo yung tsinyelas mo. Diba? Maingat kasi hindi sa atin. We give respect. And more so, kung tayo'y nakatira sa isang tahanan, iniingatan din natin yung pangalan ng tahanan. Taong simbahan ka pa naman, Katoliko ka pa naman, how do we take care of the name of our church? Not only our name, but the name of the church. Mga kapatid, dalawang bagay tungkol sa ating pagdiriwang. Ang simbahan ay isang simbolo
ng tahanan ng Diyos at isang paalala na ang simbahan ay binubuo ng tao. Kaya, sa kabuuan, nararapat natin itong bigyan ng mataas na respeto. Amen.